Okay. Pasensya na kayo mga ka-istorya. Hapon ako nakapag-live stream. So, halos hindi ako makapaniwala mga ka-istorya nang nabasa ko po ang balita po na ito. Alam niyo ba na ang Pilipinas ngayon, yung ekonomiya ng Pilipinas ngayon ay nangunguna po sa napakaraming mga first world countries sa mundo. Opo. Naungusan po ngayon ng Pilipinas, mga ka-istorya, ang ekonomiya ng mga first world countries sa Europe, sa Middle East at saka po sa Central Asia. Ha? Hindi ako makapaniwala kung paano ito nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa loob lamang ng halos unang taon po ng kanyang termino. Kasi naging napaka-vocal naman po ng ating presidente, di ho ba mga ka-istorya? Nung nangangampanya pa lang siya, kung tayo po ay nakaharap sa post-pandemic, ano ho, yung epekto nun sa ekonomiya natin, bumagsak talaga, eh maraming bansa naman sa mundo ang pinabagsak ang ekonomiya, ano ho. Ang naging goal po ni PBBM, platforma, ano ho, ay yung ibangon po at iangat ang ekonomiya ng Pilipinas mula po sa kalagayang bagsak dahil po sa pagkaka-extract po sa atin ng COVID-19 pandemic. Nagawa po niya, ha? Halos unang taon pa lang ng kanyang termino, nagawa na po ni PBBM. Oo, mga ka-istorya. Ano bang mga bansa yon? One historiador. Eh, China lang naman. Ayan, oh. Oh. Pumapangalawa lang po sa atin ngayon ang China. Datos po yan, ha? Business world po yan, mga ka-istorya. Oh. Oh. Ha? Legit po ito. Ito pong datos, ito pong report na ito. Ano pa? Mexico, Spain, mga first world countries yan. Naungusan po natin. Oo, mga ka-istorya. Ito pa, oh. Belgium, palakihin ko nga para makita ninyo mabuti. Dito sa bandang kanan, ha? Belgium. Sa Europe po yan. Comment nga kayo yung mga ka-istorya po natin na nandyan sa Europe. May ka-istorya po tayo dyan sa Belgium. Opo. Ha? Alam nyo bang ang Belgium sa buong mundo, yung gobyerno po nila, sila po ang corruption-free government. Opo, yung bansang Belgium. Kung hindi ako nagkakamali, base sa pagkakatanda ko po sa akin pong research. Kung tayo po ngayong third quarter po ng 2023 ay nasa 5.6%, ano, ang Belgium po 1.5%. Samantalang nung 2021 po sila, mga ka-istorya, ay 7.2% at tayo ay 5.1% lang. Ang China po noong 2021, mga ka-istorya, ay 10.7%. Samantalang tayo po, mga ka-istorya, noon 5.1% lang. Ha? Ngayon po, ang China, third quarter po ng 2023, 5.2% lang po sila ngayon. Galing! Ha? Yan ang pangulo natin. Ha? Yan ang epekto ng mga kababatikos at paninira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi po pumapatol si PBBM eh. Hindi po. Tahimik lang yung Pangulo. Sige lang, trabaho lang. Oo. Ha? Eh kasi siya naman ang presidente ng Pilipinas eh. Hindi naman talaga siya papatol sa mga ganyan eh. Tingnan niyo mga ka-istorya. Ha? Yan yung epekto ng trabaho ni PBBM. Ano bang ibig sabihin yan? One historiador, anong kagandahan yan? Ha? Yung datos na yan. Bukod sa tayo po ay naungusan natin yung mga first world countries na yan. Ang isa po kasi sa kahulugan yan, sa madaling salita at madaling intindihin mga ka-istorya, malilimitahan yung pangungutang ng bansa natin. Ay, ito na naman tayo. Sa utang, may babatikos na naman yan. Hoy, mga ing-ing. Kung ang Japan nga, kung ang China nga, ha? Kung ang Amerika nangungutang, tayo pa kaya? Kasi bumabatikos sila sa pangungutang ng Pilipinas eh. Tapos, pababain muna ika ang presyo ng bilihin. Oy, mga ing-ing, makinig kayo, ha? Huwag ninyong sarilihin ang problema ng mundo. Kasi po, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, problema po yan ng buong mundo. Global inflation po yan. Anong ibig sabihin ng global inflation? Ang pinakasimpleng termino po dyan na magagamit natin, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Yun po yun. O, comment tayo sa mga nasa Canada, mga ka-istorya, sa mga nasa Amerika, dyan. Sa Europe,
Diyan sa Middle East, diyan po sa Japan, sa South Korea, diyan po sa Australia, ha? Sa New Zealand, sa Thailand, sa Singapore. Comment po kayo, patunayan natin dito sa Mang-ing-ing na yung global inflation, ang epekto po niyan, mga ka-istorya, yung pinakamadali, ano ho, na maintindihan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung law of supply and demand, alam nyo, na-struck tayo ng pandemic, ano ho, tapos tag-upo ni PBBM, bagsak ang ekonomiya, sinabayan pa ng giyera ng Ukraine at ng Russia. Anong epekto nun? Ayun nga, yung inflation. Ah? Pero tingnan nyo, sa kabila po niyang mga economic headwinds na yan, sa kabila po ng inflation na yan, nagawa pa po ni PBBM, mga ka-istorya, na ang ekonomiya ng Pilipinas ay mapanguna sa third quarter po. Dito sa datos na ito, tingnan nyo ang mga naging katunggali po dyan ng Pilipinas. Mga first world countries, China, ha? Mexico, Spain, US, maging sa US, naungusan pa natin, Belgium, South Korea, France, Italy, UK, Singapore, Saudi Arabia, Taiwan, Germany, Sweden, Ireland. Ha? Tingnan nyo, ha? Yung Japan, no? Ilan lang sila? 1.8% lang. Romania, Colombia, Russia, Canada, Switzerland, South Africa, Netherlands, Poland, Argentina. Worldwide po ang datos na ito, ha. Naungusan po sila ng Pilipinas. Aba, pakishare naman dyan, mga ka-istorya, pakilike. Napakagandang balita po nito, mga ka-istorya. Si PBBM ngayon ay nandun po ngayon sa San Francisco, California para po siya ay dumalo sa APEC 2023 sa United States. Ang totoo, si Xi Jinping nandun din po, base sa mga balita na nabasa ko, kung di ako nagkakamali, mag-uusap kaya si PBBM, mga ka-istorya. Basta ang sigurado ko, ano, sa mga nabasa ko na balita, si Xi Jinping at saka si Joe Biden, mag-uusap po sila. Himala, lumalambot ngayon si China kasi dati, mga ka-istorya, eh hindi ganun ang palinindigan po ni China, eh. Oo, hindi ganun, eh. E, tingnan nyo ang balita na ito mamaya, pupuntahan natin ito, ha. Ang sabi ni PBBM sa kanyang speech sa pakikiharap po niya, mga ka-istorya, sa Filipino community sa San Francisco, California, yan ho, binanggit niya po yung ekonomiya na talaga tayo nag-a-adapt. Ano ho, ginagawa na po. Kasama nga po niya yung kanyang mga economic managers, mga economic technocrats, ano ho, officialist na mga technocrats ni PBBM, ipinakilala niya roon. Ano, salamat sa mga economic managers po ni PBBM. Naging posible ito dahil sa tulong nila sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama din po niya si House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ba na hindi rin ito magagawa ni PBBM kung hindi rin ho, mga ka-istorya, sa pakikipagtulungan ng liderato po ni House Speaker Martin Romualdez? Abay, bakit? Juan Historiador, sa palagay niyo ba, makakakilos kaya ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno kung walang budget? Speaking of budget, dumadaan yan sa mababang kapulungan. Doon yan hinihimay unang-una na. Doon, sa House of Representatives. At kapapasa nga lang po, mga ka-istorya, sa lower house ng budget po, ano ho, na nakatanggap nga ang Armed Forces of the Philippines, kung hindi ako nagkakapali, ng nasa 283 billion pesos na pondo. At kasama rin pong nakatanggap ng magandang budget allocation ang Philippine Coast Guard, ano ho. Alam nyo ba ang liderato ni Speaker Martin Romualdez kung ano ang balita? Madagdag ko lang, ha, mga ka-istorya, bago natin basahin yung pinakabalita. Kasi importante yung mga ganitong balita na positibo at maganda. Eh, binabalita yan. Hindi yan inililihim. House of Representatives, House of the People. Tinagurian po ngayon ang House of Representatives bilang House of the People, mga ka-istorya. Yung rating po na natanggap po nila, mga ka-istorya, tingnan nyo. Yung kanila pong trust rating ay 73% at yung kanilang approval rating ay 70%. Ganyan po kagaling ngayon ang liderato, ha, ng House Speaker. Ha? Nagtatrabaho lang din kagaya ni PBBM sa kabila po ng mga paninira. Hindi po niya pinapansin. Kudos po sa inyo, mga magigiting po naming public servant, ha? Mga opisyalis ng ating pong gobyerno, maraming salamat po sa inyo. Lahat yan ay para naman sa ikabubuti ng bansa po natin. Balik tayo dito sa balita po na ito. Ha? Basahin ko muna dito mula sa title na ito. Ang sabi po dito, stabilizing growth of the fastest growing major economy in the world. Ha? My cup of liberty. Sino ba ito? Si Bienvenido S. Oplas Jr.
Last week, the Philippine Statistics Authority released the country's GDP performance in the third quarter of 2023. It was high at 5.9%, and when compared with most large economies in the world, it was outstanding and excellent. Paano hindi magiging outstanding at excellent? Mga first world countries, mga superpower countries, naungusan ng Pilipinas. Tama yung termino na ginamit. Growth of top 40 largest economies, 40 bansa po sa buong mundo yung kasama po dito, ha, sa datos po na ito. The Philippines with 5.6% growth in first quarter and third quarter is now the fastest growing in the top of 40 largest economies in the world. Tayo daw po yung pinakamabilis umunlad ang ekonomiya, ha, sa kabuuan po ng 40 naglalakihang ekonomiya sa mundo. Oh, may kukontra dyan, mga papaitan. Babatikos na naman yan. Sige na, comment na. Huwag na kayong maya. Mga nagbubulag-bulagan. Mga salot ng bayan. Comment na nyo, huwag na kayong mahiya. Ipakita nyo na yung totoong kulay nyo sa comment section. Sige na! Economies that are contracting are thus Germany, Sweden, and Ireland, India, and Iran may possibly overtake the Philippines if they retain their fast growth in first quarter to second quarter, but we will have to wait for the third quarter data to be released. May posibilidad pa ikang maungusan nila ang Pilipinas, pero ang lilaw-lilaw sa kasalukuyang datos na ito, tayo ang nangunguna. Budget Secretary Amina F. Pangandaman correctly observed that in third quarter with improved budget utilization, government final consumption expenditure grew at 6.7%. Public infrastructure spending also made significant contributions to overall construction of 12.4%, and public construction grew by an impressive 26.9% as the Build Better More program accelerated its performance in the third quarter. Hindi ko ito isa-isahing ipaliwanag. Yung meaning na lang nito ang sasabihin natin. And anong ibig sabihin yan? One historiador, yan po ay resulta ng trabaho ng Pangulo at ng mga ahensya sa ilalim po ng gobyerno natin, sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Maganda. Maganda ang naging trabaho. Kaya ganyan po ang naging resulta ng datos po sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. The efforts of the Philippines economic team plus the infrastructures team are bearing fruit. Yun na, yung mga technocrats ni PBBM. Nagbubunga yung trabaho nila. In fact, we should not be satisfied with 6% growth. We should aim for 7 to 8% growth. Kita nyo. Nangunguna na tayo, ha, sa kabuuan po ng 40 largest economy in the world. Nasa unahan tayo ng listahan, pero hindi pa tayo kontento doon. Mas mataas pa po yung target po natin. Tama yun. Kasi paano ka aangat kung hindi ka maghahangad ng mas mataas na antas, diba? Sustained for many years, many companies in Europe and in the rich Asian countries are slowly moving out. The Philippines as a major investment destination will be under radar soon. Yan po yung yan po yung tuwing pupunta si PBBM, babiyay, sa ibang bansa, pinopromote niya ang Pilipinas. Pinopromote niya yung ekonomiya ng Pilipinas natin. Pinopromote niya po, mga ka-istorya, yung mga bagong, yung newly crafted po ng mga batas sa investment dito sa Pilipinas. Ayan na, nagkaka-interest po ang mga foreign investors na pumunta mag-invest dito sa Pilipinas. Na binabatikos naman, anditong mga papaitan, babiyahe daw, laki ng gastos, ganito, ganyan, kung sino-sino sinasama. Siguro kung kasama sila sa biyahe ni PBB, di aangal yung mga yan. Gusto nila magboro sa Malacanang si PBBM. Ha? Pag nagburo yun doon, anong accomplishment na makukuha ni PBBM? Anong investment na makukuha natin from other countries? Diba? Mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike. Ha? High household spending and contribution of FIBA hosting. Aba, pati pala yung FIBA. Ano? Alam niyo itong household spending? Ha? May kinalaman din yun dun sa tinatawag po na consumer spending. Ha? Ganito kasi yan, mga ka-istorya.
Ang isa po sa ibinagsak ng ekonomiya ng China ay yun pong tinatawag na pagbaba po ng consumer spending. Ano bang ibig sabihin ng consumer spending, mga ka-story, ha? Yan po kasi, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, mga ka-story. Kagaya po nito, China's consumer spending isn't roaring back to pre-pandemic levels yet. Anong sabi dyan, mga ka-story? China's consumer spending still isn't growing as fast as it did before the pandemic, analysts said. Retail sales for the September 29 to October 5 holiday, parang may umiiyak, basensya na, hindi ko po anak yun. Sa labas yun. Retail sales for the September 29 to October 5 holiday period, so on and so forth. Ipaliwanag ko na lang para hindi po tayo humaba. Isa ho sa nagpa-boom sa ekonomiya po ng China ay tinatawag po na real estate industry. Ha? Yung mga high-rise building na mga condominium units, ang dami niyan sa China, ginigiba na nga lang. Nagtayo ng mga buildings, libo-libo po ang mga condominium units na bakante, walang bumibili. Isa po yun sa tinatawag po mga ka-istorya na consumer spending. Oo, walang bumibili, bumagsak yung consumer spending po nila. Pati na yung mga produkto po nila, mga serbisyo, bumabagsak. Halos walang tumatangkilik, walang bumibili. Isa po yun, mga ka-istorya, dito sa pinagbasihan po ng datos. At isa yun sa dahilan kung bakit po ang ekonomiya ng China ngayon bagsak. Yung mga tagapagtanggol ng China, pilit po nilang itinatanggi po ito. Tinatakpan nila, nag-comment nga, nababasa ko mga ka-istorya. Pero wala silang magagawa. Yun ang katotohanan at hindi po nila yung mapagtatakpan dahil ibinabalita naman po worldwide. Mababasa nyo sa internet. Gaya po nito, mainstream media. Hindi nila may tatanggi yan. Yan po ang isa sa dahilan. At alam nyo ba, yung mga investors sa kanila mga ka-istorya? Lumalayas. Baliktad naman. Sa Pilipinas, pinag-iinteresan po ang Pilipinas ng mga foreign investors. Pumunta sila dito, magnegosyo sila dito. Samantalang sa China naman, nagsisilayasan po. Ay, yung mga billionaire yung nga sa kanila, di ba mga ka-istorya? Pinupull out na nila yung pera nila. Nilalabas na po nila sa China. Bakit? Ay, may crackdown po ang gobyerno ng China. Oo. Pati mga bangko, sinisensor na po yung pag-withdraw ng mga depositors. Oo. Pahirapan ang pag-withdraw ng pera. At ang mga... ito pong mga bilyonaryo, mga mayayaman po, napipilitan po sila mga ka-istoryang gumamit ng illegal na proseso. Oo, para lang mailabas nila yung malaking bulto ng pera nila from China. Oo, ganun po ang kalagayan. Ayun, balita to. BBC, legit na balita yan. Why businesses are pulling billions in profits from China. Kahit hindi ko nabasahin eh. Kahit title pa lang mga ka-istoryang basahin ko sa inyo, naiintindihan nyo na eh. Diba? Baliktad naman. Dito sa Pilipinas, umangat ang ekonomiya po natin. Naungusan natin si China. Third quarter po ng 2023, 5.6% po tayo. Samantalang si China, 5.2% lang po. At si US nga, nasa pinakaibaba pa po natin, 2.3% lang po sila eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pampito po sila sa atin. Oo. Si Belgium po, mga ka-istorya, na sinasabing corruption-free government in the world ay pang 8 lang sa atin. Oo, 1.5% lang po sila. Ha? Ganda, no? Ganda ng balita na to, mga ka-istorya. Ito pa nga, hindi lang po ito. Ngayon ko lang ito maipapakita. Philippines, third quarter economic growth at 6 to 6.5% sans high inflation economies. Na kahit may inflation pa, ang ganda pa rin po ng rating po ng ekonomiya po natin, mga ka-istorya. Anong sabi dito? The Philippine economy's growth rate in the third quarter could have been higher if not for the elevated inflation. Yun pong datos po na yun, yung rating po na yun, mga ka-istorya, maaaring mas mataas pa yun kung hindi po nagkaroon, mga ka-istorya, ng mataas na inflation. Kung hindi nagkaroon ng mga tinatawag na economic headwinds. Oo, ang inflation buong mundo. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin buong mundo. Kung hindi lang problema ang inflation noong third quarter, nasa 6 to 6.5% tayo. Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort said at the Saturday News Forum in Quezon City. Eksperto yung may sabi,
mga ka-istorya. Eh, alam niyo naman si Juan Historiador, hindi naman tayo mga ka-istorya kumukuha ng mga datos na kung saan-saan lang at kinukuha talaga natin mga legit na mga referensya, di ba? Ito na, ipakita ko na ito sa inyo. Legit to ha, kahit itanggi pa ng mga pro-China, mga ka-istorya. Ito pa, ang isa pa sa dahilan. Kung bakit mga ka-istorya, humihina po ang ekonomiya nila, humihina ang tiwala sa kanila ng international community, yung ginagawa po nilang pambabalahura sa atin dyan sa West Philippine Sea. May epekto yan. Kaya tama po mga ka-istorya, yung ginagawang hakbang ng gobyerno natin sa ilalim ng administrasyon ni PBBM na kanila pong ibinabalita ang lahat ng ginagawa ng China na kawalang hiyaan sa loob ng exclusive economic zone natin. Yung isa ayaw niyang maebidensyan, ayaw niya ata niya na may kasamang media po mga ka-istorya, yung resupply vessel po ng atin pong Philippine Coast Guard doon sa BRP Sierra Madre. Kini-question eh. Kudos po sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kudos po. Talagang tayo po ay nasa tamang landas. Nasa mabuting kamay. Magtiwala lang po tayo. Ginagawa ng Pangulo kung ano po yung kanyang dapat trabahuin. Ginagawa niya, tinutupad niya yung mga pinangako niya noon panahon pong nangangampanya. Ang sabi po dito, AFP China credibility declining after attempts to bar PH in supply mission. Yung credibility po nila, nasisira, nawawalan sa kanila ng tiwala unti-unti ang international community. Yun po yung epekto noon. Anong sabi dito? China's credibility declines with their attempts to thwart Philippine vessels during its rotation and resupply missions, according to Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Miguel Aguilar on Monday. The Philippine Coast Guard ROR mission on Sunday had the highest number of Chinese vessels in the vicinity of Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Dito sa baba, ask at the bagong Pilipinas ngayon public briefing what the high number of Chinese vessels could mean, Aguilar said that they wanted. Aguilar said that they wanted to stop the Philippine boats. Pasensya na, nangungulit po yung pusa ko. Yung akin pong aso. Makulit talaga. As usual po, na ginagawa nila, they want to stop us. But the more they do that, the more that their credibility is tinted, the more that they are discredited in the eyes of the international community. Habang lalo po nilang pinatitindi yung panghaharas, panghaharang, pambubuli sa atin, lalo pong nasisira yung credibility po nila. Lalo silang nasisira sa mata po ng international community. May epekto yun. Natural, titingnan din po yun ng mga negosyante. Diba? Lahat ng factor, syempre, tinitingnan ng mga negosyante. Diba, mga ka-istorya? Nagigets nyo na. Ito naman, dagdag na balitan lang ito ha. Tapos na tayo sa magandang balita, so komentaryo naman tayo. Natandaan nyo yung content ko tungkol dun sa sinabi ni Attorney Harry Roque. Anong sabi ni Attorney Harry Roque? Ito isa lang sa sinabi po niya ha. At may nabanggit pa siya dun na siya nag-aabugado sa mga Chinese. Mga Chinese individual. Siguro pag may kaso, natural, trabaho naman talaga niya dahil abugado. Ang last resort daw po talaga ng mga Chinese yung makipag-usap daw ho, kumbaga makipagkaso. Sinabi niya yun eh. Hindi ko na yun sa inyo pinakita pa kasi masyadong mahaba. Pero kung bibisitahin nyo yung content na yun, maririnig niyo talaga na sinasabi niya po yun. Well, isa rin po sa sinabi niya, mga ka-istory, ito. Na, dapat magtalaga na tayo dyan ng barkong umaandar at armasan na rin natin. Napansin niyo ba? Yan pong sinabi ni Attorney Harry Roque, taliwas po sa kung ano po ang gustong gawin ng gobyerno natin. Napansin niyo ba? Kasi ang sabi po dito, Philippines to sustain non-military approach in Ayungin mission. So kontra yung sinasabi ni Roque. Mahirap niyan, mga ka-istorya, baka mapamali ang gobyerno natin pag sinunod yung suggestion po ni Roque. Diba? Napapansin niyo mga ka-istorya. The Philippine government would continue with its non-military approach to the resupply missions for troops on a grounded military ship on Ayungin Shoal, an official of the Philippine Coast Guard said yesterday.
The National Task Force on the West Philippine Sea, headed by National Security Advisor Eduardo Anyo, believes it is better we use supply boats and not Navy or Coast Guard vessels, said PCG Commodore Jay Tariela, who is tasked to speak on issues related to disputes in the WPS. We do not want to escalate the tension. Ito na nga yung sinabi ko. We do not want to escalate the tensions and provoke anybody, whether China or other claimant states, Tariela said in an interview over ANC. Pasensya din sa ADHA, hindi ko po yan ini-endorse, ha. Lumilitaw po talaga yan sa website po ni Felista. Ano, ha? Ha? Tingnan nyo. Yan yung sinabi ko, na kung susundin ni ng gobyerno natin yung suggestion po ni Roque na ano, na maglagay ng barkong gumagalaw, hindi yung naka-grounded doon, at sabi armasan, aba, pwede na tayong sabihin ni China na tayo po yung nag-i-escalate at tayo yung nagpo-provoke. Ayun yung sinabi po ni Commodore Jay Tariela, oh. Diba? Diba? So tama yung komentaryo natin nung nakaraan. Also, the Philippines want to prove that its conduct of maritime missions in WPS is aligned with the regional norm or not militarizing the dispute, he added. O, kita nyo, talagang kontra po yung sinasabi po ni Attorney Harry Roque sa ginagawa po at gustong gawin ng gobyerno natin. Ah, gets nyo na, ha? Ngayon, si Xi Jinping nasa China. Alam nyo, lumalambot si China, ha? Kasi dati kung i-project niya ang image ni Amerika, eh, di ba? Ayan, no? Basahin nyo na lang to. Hindi ko nahahabaan pa, mga kaister, ang akin pong live stream, ha? Hindi pala ako naka-live stream sa Facebook. So, ang gagawin ko, ito, i-upload ko din itong live stream ko na ito, mga kaister, sa Facebook page ko po. Ano, ho? Okay. Hanggang dito na lang, mga kaistorya, ha. Paki-share po at paki-like. Ay, kudos po pala kay ano, House Speaker Martin Romualdez, ano, ho, sa kanya pong liderato, ha? Paki-share po, mga kaistorya, paki-like ang atin pong napakagandang balita po na ito. Akalain niyo 'yun. Ha? Out of 40 largest economies in the world, nasa unang listahan po, nangunguna po sa listahan si Pilipinas. Naungusan po natin si China, si Amerika at European countries. Pati na yung mga bansa po dyan sa Middle East at saka po sa Central Asia. Pati na nga sa Southeast Asia, si Japan, naungusan po natin. Napakagandang balita. Iyan ang resulta ng magaling na pagtatrabaho ng presidente ng Pilipinas, no other than that the President Bongbong Marcos Jr. Hello po diyan sa mga nasa San Francisco, California, nga? Nag-live stream po ang RTVM kanina, an hour or 2 hours ago, mga ka-istorya. Na alam niyo, napakaswerte po ninyo yung mga pumunta po diyan sa San Francisco, California. Sabi po ni PBB, all the way from Northern Nevada and as well as from Alaska, lumipad pa papuntang San Francisco, California para lang po mabistahan, makita, marinig si PBB. Alam niyo bang, it is a one in a million chance? Opo, mga ka-istorya, it is a very rare, a very seldom opportunity to see and hear the president. Oo, kung yung mga Pilipino nga dito sa Pilipinas, eh, napakaswerte na makita mo ang Pangulo at marinig niya nagsasalita, eh. Lalo na, ano ho, mga kasur, lalo ng napakabihirang pagkakataon abroad na makita mo at marinig ang presidente ng Pilipinas. Kaya kudos po, ha? Congratulations po sa atin pong mga kababayan na nandyan po sa San Francisco, California, na nakita po ninyo ang presidente at narinig po ninyo yung kanyang speech. Nandun may mga artist at singer nga po doon. Nakita ko si Jaya kumakanta, eh. Oo. At kasama po ni PBB si House Speaker Martin Romualdez po. Si First Lady, of course. At yung kanyang mga technocrats. Ano ho, mga ka-istorya. Yung kanyang mga secretaries. Kasama po yung gaya niya sa DOT at sa yung kanyang mga economic managers, mga ka-istorya. Kasama po ni PBB. Kailangan yun, eh. Natural, hindi sinasamantala kasi mga ka-istorya ni PBB, yung ganyang pagkakataon para po makausap at makaharap ano ho, yung mga foreign investors. Kaya kailangan kasama yung mga technocrats po niya, yung mga economic managers po niya. Ganun kagaling ang presidente po natin, ha? Pakishare po at pakilike. Hanggang dito na lang.
mga ka-istorya. Mabuhay po kayong lahat, mga ka-istorya. Mga solid po natin ka-istorya. Shout out po sa inyo sa mga ka-istorya natin diyan sa San Francisco, California. Yung ka-istorya natin si ka-istorya Denida Inting ano, Marcosa, diyan po sa ano, New York, ano ho. Diyan sa Canada, ka-istorya Caroline Pila. Diyan po sa Europe, hindi ko kayo iisa-isahin yan. Basta lahat po ng mga bansa diyan sa Europe, ano ho, ang dami po ninyo diyan. Sa Middle East, sa Egypt, shout out po sa inyo. Ingat po sa mga nandyan po sa naipit, ano, mayroon pa rin yata eh, sa Israel Hamas, mga naipit na kababayan po natin. Shoutout po dito sa nasa China, sa Russia, ingat po kayo dyan. Sa mga nasa Thailand, sa Cambodia, sa Malaysia, dito po sa Brunei, ano ho, nakakalimutan ako, sa Laos, meron din pala tayo dyan, mga ka-istorya, ano ho. Sa Vietnam, meron din, ano ho, dyan po sa... dito po sa Singapore, ano ho, sa Thailand, sa New Zealand, sa Australia, sa Hawaii, sa Guam, sa Japan po, sa South Korea. Shout out po sa inyo. Shout out po sa lahat po ng mga sulit po nating kaistorya dito sa Pilipinas. Pakishare po at pakilike. Hanggang dito na lang, mga kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa solido po ninyong pagsuporta kay Juan Historiador. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.